kaasar ka. Tama na yan. Tao lang nagkakamali. Eh bakit? Paborito ko ba siya? Hindi word naman for eh the day, Seti. Minsan lang naman ako magkamali. Hi, DJ Kyle. Pangalan yun, ha? Okay lang kung word. Pangalan yun. setting pretty. Okay lang yan. Oy, ano na? Wanted sweetheart na tayo. Ah, sige. At syempre po mga kaibigan, ipapasok na po namin ang ating segment na ito na kumbaga inaabangan po ito at napakarami na po namin na i-upload nito sa ating YouTube, ano? At syempre, pwede nyo pong balikan ng mga naging episode namin. Pailang episode na ba tayo? Pailan na to? Sa pagkakabilang, mawala kang microphone. Bumilang ka lang, bumilang dyan. Sa pagkakabilang ka po, ating... Kaya ang ala ko, wala yung tunog yung aking ako, sabi kay, monitor. Ba't wala sa headset ko? Akala ko rin sa akin. Puro na lang tayo akala. Ayan. Sa pagkakabilang ka po, nakaka-nine na tayo. Aba, siyam na. Bari pang sapunan natin ito. Kusari man, hindi mag-brown. Ayan, at anyway, at abangan nyo na lang yung aming pag-release ng aming album. Okay, platino. Kasi meron po mga humihingi ng kopya. Na? Ano, nung, kanta nung, or nung segment? Hindi. Sa bot. Bot? You want to buy? Or bot? Inaway ko na. Sabi ko nga, huwag na tayo mong English eh. Ay nako, kasi mahingin na natin ang wika Pilipino. Speaking Filipino, bonang wika. Kasi nagkakamali pa. One point, mali ka din. Ha, ha, ha. Well, makichimpatsa ka pa, isa ka pa. Ay, kadamay. Ay, wala na oras, ha? Oh, sige, play na tayo. Yun tayo sa Wanted Ka Sweetheart. Play na natin yung ating Wanted Ka Sweetheart. Segment ID, eto na. Play ka, nawawala. Ano, nasa na si Paolo? Nawawala si Kuya Paolo. Oh, sige, ito na po. Dito sa Barangay. May Barangay! Wanted Ka Sweetheart! Napakaraming dagok ng buhay, hagupit ng mga pagsubok, at pait ng mga kabiguan. Pero lahat ay may hangganan, lahat may katapusan. Pagkatapos ng gabi, sisikat din ang araw. Pagkatapos ng ulan, may colorful rainbow behind the clouds. Ang kailangan mo lamang ay karaman, yung tipong hahawakan ka sa iyong mga kamay. Kaya andito na ang iyong mga kasangga sa pagharap sa masalimuot na gulong ng buhay. Si DJ Kyle and DJ Bruce Hart. Dito lang sa Barangay May Binarangay. Wanted Ka, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Ang sarap kantahin yan. Pag hindi natin kinakantahin eh. Ba't nga hindi natin kantahin itong anong ito? Ano? Ba't nga yun ang minus one? Trip lang ang pagkanta. Ba yan? Nakapag-diskitan natin yan. Hindi mo lang makapili ng pambagay talagang kanta sa atin. O sige. Sino ano? Pang ating letter sender? Ating letter sender? Mm-hmm. Ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Ano bang pangalan nito? Wala yata nakalagay ng pangalan nito. Ano naman? Lagi na lang. Pangalawa na yun, ha? Bakit ano? Pag walang pangalan, huwag nyo na nabasahin, ha? Oh. Si Janine. Ah, si Janine. Ganda na pala ang pangalan. Si Janine naman pala. Ganda ng pangalan. Hindi ka sinabi. Si Janine. Okay. Siyempre, ito po ay may kinalaman sa mga adapted, mga tawag doon. What do you mean by adapted? O English na naman. Tagalog sabi eh, bonang wika. Ampon. Ayan, ampon. Ha? Para po sa mga kaibigan natin, na nais lang marinig ay atang wikang pambansa. Tagalog po na adapted ay ampon. Adapted, ampon. Okay, umpisahan na ang kwento. At ako'y magbabasa muna, kaya kailangan ko ng isang makabagbag damdaming background. Ano bang gusto niyong background natin? Yung pang bahala ka na? Letter sender talaga, ano? Oo. Oh, sige na. Basahin na natin kung sino nga ba? Mm-hmm. Oh, ano nga ba ang kwento sa likod ng tabing? Sa likod ni Janine. Hindi. Ayan. Ang buhay po ng ating kaibigan na si Janine. Si Janine na masugid natin tagapakinig. Okay. Here we go. Letter sender Janine. Mga kuya, Colin Bruce Hart. Salamat po sa pagkapili niyo ng sulat ko. Umpisan ko po ang aking kwento sa ganito. Since po, English na naman. Since na magkaisip ako, kinalakan ko na
ang buhay na hindi maganda. Palagi may kulang. Totoo po bang may mga bagay sa mundo na hindi natin ginusto pero nangyari? Drama na na. May mga bagay na mahirap tanggapin pero dapat tanggapin. So, ito na. Tanggapin, tabi na rin. Kailangan ng umiksena ng dalawang DJ. I-drama tayo si Portray, ang buhay ni Janine. Ito ay nag-umpisa ang kanyang kwento daw sa isang eskwelahan. Siya ay dinudusta ng mga classmate niya. Sinasabihan siya na ampon. Eksena sa eskwelahan muna. The lights! Camera! Action! Action! And now we're pleased to bring you our feature presentation. Due to some violent content, parental discretion is advised. Ay, naku. Ay, Janine. Upo sa naman ang klase. Janine, Janine. Salamat naman. Alam mo ba, isa kang ampon. Ampon, ampon, ampon. Saan mo nalaman niya? Sino may sabi sa'yo? Siyempre, mga pinsan mo, sabi sa amin, ampon ka naman daw. Pinsan mo nga, ang pangit-pangit mo nga daw. Hindi ako ampon! Ang ikaw ang pangit! Mo, ang laki ng ilong mo. Ikaw ang mas yung, pangit! At saka yung gilagid mo, ang laki-laki. Ikaw ang pangit! Labas yung gilagid mo lagi pag tumatawa ka. Tapos ang haba ng baba mo, ang laki ng ilong mo. Tapos, tapos sabi mo, gorgeous ka, tawag sa mo sa sarili mo, maganda ka. Naku, ampon ka kaya. Ampon, 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 ampon. Yeah. Ampon ka ganyan, ampon, ampon. Hindi, ikaw nga, mukha kang taga. Mukha kang taga, baluga pala ka. Hindi ako ampon. Hindi ako ampon, hindi ako naniniwala dyan. At mga kaibigan, ayan na nga ang nangyari. At umuwing luhaan si Janine at tinanong ang kanyang nanay kung totoo nga ang aligasyon. Ang chikang kumakalat sa buong eskwelahan na siya isang ampon. Umuwi. Kinausap si nanay. Ito na ang drama. Inay! 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 Totoo po ba sinasabi ng mga kaklase ko? Isa daw po akong ampon. Totoo po ba yan? Sabi niyo sa akin ang katotohanan. Hindi ka ampon, anak. Huwag mo papaniwalaan sila. Sapagkat alam mo naman na anak ka namin. Inay, bakit ganun? Dinudusta nila ako. Alam mo, anak, kahit medyo may edad na ako nang maging anak ka namin. Eh, kahit ngayon lola na ako, alam mo naman na anak ka namin, malayong mangyari yon. Oo nga po, naniniwala naman ako sa inyo. Anak ka namin, tingnan mo nga. Oh, ang ganda-ganda mo. Ang puti-puti mo. Oh, tingnan mo nga ako, ang balat ko, oh, ang puti rin. Inay, hinilot niyo lang yan ilang beses, kaya pumuti. Hindi. Kaya kayo dyan. Hindi. Alam mo, kahit ganyan ang kutis mo, puputi ka rin. Basta lumaklak ka rin ng gluta. Inay, okay na sa akin yung ano, lotion ng Avon. Wala, laklaki ka namin ang tatay mo ng gluta pag laki mo. Sige, hayaan mo yung mga nadusta sa yung ganyan. Naka! Wala silang masasabi! Pag lumaki ka na! Ayan mga kaibigan, ano nga nangyari? Ang nangyari po, ang sabi ay mamaya po natin tutuloy na. Putulin po muna natin, ano? Ang sunod na eksena. Ang katanungan po ay ganito, malaman kaya ni Janine kung sino ang kanyang mga tunay na mga gulang at ipagtapat kaya ng umampon sa kanya na ampon nga siya. At ano kaya ang implikasyon nito sa isang bata na lumaki, na itinago sa kanya na siya ay isang ampon? No? At ano rin kaya naman ang implikasyon nito sa pag-ibig ni Janine? Ayun. Yan po ang ating tutunghayan sa pagbabalik ng ating segment na ito na Dito sa Barangay, may Binarangay, Wanted ka, Sweetheart! Sabi nito, no? Galing no, galing aping-api naman ng role ni ano ni parang Kyle. Nag-promote pa ng Avon, ha?
May ganong mga factor, mukhang na-stroke lang yung nagsasalita, ha? Sino? Yung nanay. Sa wakas, nag-isip bata rin sila. Peace. Sino? Sino ba isip bata? Isip bata mahirap ba yung ating ginawa? Pero talaga umakting, ano? Mahirap. Ako nga eh, hindi ko alam. Sabi, ano kaya, makakayanin ko kaya ito? Yung role na ganito. Sabi pero, pa dito, ni sila ating kaibigan. Ano daw? Hi nako, DJ Kyle, DJ Bruce. Tawani ka, ha? Sakit ng tiyan. O, sakit daw ng tiyan niya sa katatawa. Kayo na talaga. Kayo na. Kaya lagi, na talaga. Lagi na lang sila natatawa. Kaya na talaga ang best actress. Alam nyo, actress. Alam actress nyo, nakaka-offend na kayo. Lagi nyo lang kami pinagtatawanan. Seryoso ang pagdadrama namin, tapos pinagtatawanan nyo. Eh. Nakaka-offend kayo. Grabe naman. Pinagtatawanan nga kami. Drama na nga yung ginagawa namin. Nakakatawa pa rin. Seryoso na nga kami. Seryoso na nga ang ginagawa. Tumutulong ng aluha namin, tapos nakakatawa pa rin. Tulo na nga ang uhog ni DJ Broussard. Oo, hindi na namin magawa na talagang magpaiyak. Lagi na nakakatawa, ganyan. Okay, let's play another music na. At sa pagbabalik namin, antabayanan po ninyo ang susunod na eksena, no? At syempre, padala nyo pa ang mga greetings ninyo, mga messages ninyo, at mga reaction ninyo sa ating, ito, sa ating letter sender na si Janine. We'll be right back for more, so hang on tight! Yes, stay right here in your family radio station, 105.5 DWOMFM! Ba, love song? Para yan kay Janine. Janine, para mapag-isip-isip siya. Ng kasawian ng mga pigati at sakit. Ng mga pasakit, mga gulong, hapdi at ng kirot. Ng buhay. Okay. Bakit ba sa piling ko'y lumisan ka? Ano ang nagawa at iiwanan mo na? It's a quarter before we hit at 10 o'clock this beautiful Friday morning. Yup. Ayan. Ano na? Ano na? Anong balita? Anong balita sa radyo at TV? Ganoon pa rin. Baha pa rin, patayan pa rin. Miso na isip nagbulagtaan pa rin ng mga patay. Ng mga pinaslang, mga banggaan, ganyan, lumipan. Mga nakawan. Lumaya. Ano? Kumanta. Ano daw? Sabi niyo eh, anong balita mo? Sa radyo at TV? Kumanta rin, kumakapa sa dilim. Binuo. Sino kumaka nangangapa sa dilim? Secret. Hmm? Secret na mga ganyan, parang mga kinakabahan ako dyan eh. Ay! Aba, eto na nga, pumasok na ang ating segment na... Dito sa barangay, may binarangay. Wanted ka, sweetheart. Kaya gilitong nito, hindi ko alam ka na ilan na mainan. Bunod ka na, bunod sa pagpapatuloy ng kwento ni Janine, ito na po ang second part at finale. At siya marapa, dramatization. Ito. Nakakatawa. May naka-echo yata. May naka-echo, ganun. Echo. Sagwa. Asaran lang ito, ano? Asaran lang ganyan. Ito na, kailangan ko ng makabagbag ng daming background. Siyempre, ang nakaraan muna, no? Sabi niya, totoo nga po palang may mga bagay sa mundo na hindi natin ginusto, pero nangyari. Okay. Ulit? Kaya nakaraan eh. May mga bagay na mahirap tanggapin, pero dapat tanggapin. Katulad na. Ito nga, sa kwento niya. Dahil po, hindi niya matanggap na siya isang adopted. At yun yung pinakamahirap niyang tanggapin sa buhay niya. At ito, sabi niya, galit na galit ako nang malaman ko sa ibang tao pa na isa pala akong ampon. Samantalang napakatagal ko itong ninais na malaman sa pagtatanong ko at pangungulit ko sa aking mama. At hanggang isang araw, eto po ang nangyari, dramatization na. No? Malapit ako graduate ng high school, nadatnan ko si mama na may kausap sa bahay, umiiyak siya. Umiiyak yung kausap niya, pati si mama. Lumapit ako kay mama at sinabi ko ang ganito. Eksena? Eksena po sa barangay. Ma? Ma? Why are you crying, ma? Ma? Are you okay, ma? Ma? Anak, mag-peace ka. Bakit, ma? Mag-peace ka, nakahubad ka. Ma, galing na ako si R.
nakita ko nga kayo. Kagaya yung CR. Tapos ko kayo umiiyak. Please, kaanak. Magpunta tayo sa... May pupuntahan tayo. Ha? Saan po? Saan po? May pupuntahan tayo. Saan, ma? Pinapakaban niyo naman ako. Saan? Basta. Just tell me you love me. Basta. Sasumama ka na lang. Oh, sige. Malibis na ako. Ayan. Oh, yung panasa niya, yung uhog niya. Nangangati po ang ilong ng ina. At punti ka na po siyang napabahin pero deleted scene na po yun. Okay. Pumunta sila sa isang namatayan. Ayan. Nagkaalit. Sa isang burol. At doon nakita nitong si Janine ang nakahimpil sa ataol. Ay, kamukhang-kamukha niya. Dialogue, Janine, paasok! Bakit ganito? Sino siya? Bakit kamukhang-kamukha ko ang kanyang mga wangis? Bakit ganyan? Mama? Bakit? Bakit ko kamukha siya? Bakit kayo? Hindi ko kayo kamukha! Bakit siya kamukha ko? Anak, patawal mo kami. Nilihim namin sa iyong lahat. Ang alin! Sabihin yung katotohan ng totoo ba? Sinasabi ng mga classmates ko! Siya! Siya talaga! Sabi ko na nga kamukha ko siya! Sabi ko na! At tumakbong papauwi itong luhaan. Si Janine. Ayan. At may nag-ring na phone sa burol. Kasi live po yan. Kaya bawal pong natawag. May nagdadrama kami. Nawala tuloy yung... Nawala tuloy sa eksena. Nawala yung magdadrama. May tumawag sa telepono. Sinagot ni DJ Rocky. Kasama sa eksena. No? Okay, nangyari. Ganito. Nagkausap na. Kinausap nung tatay si Janine. Ito. Sabi ng tatay, ganito. Janine, patawanan mo kami ng nanay mo kasi hindi namin talaga kaya kayong buhayin. Kaya nagpasya kami na ipaampun ka. Sino ka ba? Ako. Ako ang iyong ama, Janine. Ikaw ang ama ko. Ikaw ang ama ko. Sorry, sorry, Janine. Ikaw na wala kang tuwad. Wala kang... Ano? Paninintigan. Mas irresponsable kayo. Bakit niyo ako binigay sa ibang tao? Hindi namin yung ginusto, Janine. Ginusto niyo yun dahil binigay niyo ako. Sorry talaga. Gusto namin, para sa ibang sorry. Gusto namin mabuhay ka. Kumulong. Nagkasakit si nanay mo noon. Tapos maraming mga kapatid mo butete na dahil sa sobrang malnourished. Gusto namin naman may isa kaming anak na mapaganda ang buhay. Bakit mas mahalaga pa ba na may nakakain ang anak ninyo kaysa magkakasama kayo? Mas maganda yun, Janine. Kita mo naman ang buhay mo ngayon, di ba? Napakaganda ng buhay mo. Nasa inyo na halos lahat. Samantalang kami, eto, nagdidildil sa asin. Sa tingin nyo, nasa akin na lahat porque mayaman kami. Sa tingin ninyo, kompleto ang pamilya ko. Hindi, wala akong amang kinanakal. At kayo yung tatay ko. Ay, talaga. Tatay ako. Tama na. Diga, tatay ko. Tama na, masyado na nadudusta ang iyong ama. Tatay. Janine, tumigil ka na. Tatay. Ito na po mga kaibigan na nangyari sa kaganapan po nito. Ito nga ang hinihingi ni Janine ng advice. Ano? Ay, paano ang gagawin niya? Paano niya matatanggap yung pamilya na tumalikod sa kanya? So, ito na po ang advice namin sa kanya bago kami lubusang mawala ng oras. Kaya, ito, mabibilisan lang namin. Ano? So, DJ Kyle, lumabas ka na. Magbigay ka na ng iyong advice para sa kanya. Nakalungkot naman yung background. Nakadala. Nakadala talaga, no? Nadala kayo? Nadala. Anong nadala? Oh, nadala. Nadala or nadala? Kasi dalawa kang ibig sabihin ng nadala eh. Nadala. Parang Nadala. Na-overwhelm ako. Na-overwhelm ka. Oh, hindi yung parang ayaw mo na. Oh, nadala. Hindi naman. Wala naman kailangan ka dala. Parang naumay. Hindi ka naman naumay. Hindi naman. Oh, nadala. Naman. Sige. Okay. Ayun nga. Advice mo? Kawawa naman, no? Kaibigan natin ito na si Janine. Na ganun yung naging
sitwasyon niya. Nalaman niya siya ampun pala, pero tinago ng kanyang magulang na kinalakhan, ang kanyang nanay. At nalaman niya lamang isang araw na namatay na lamang itong kanyang tunay na nanay. Napakasakit ng ganong bagay. Tapos, malaman mo pa na ganun na kung kailan huli na ang lahat. Yes. Iba sa rin na silayan niya man lamang, mas nakilala niya man lamang itong magulang niya. Pero talaga may mga ganyan sitwasyon sa buhay natin na binibigay sa atin para naman, di ba, may matutunan naman tayo sa buhay. Di ba may ma-appreciate tayo na bagamat ganun yung nangyari na nahiwalay kayo sa pamilya mo kaysa yung kasama mo ngayong pamilya mo, pero yun nga, sabi ng tatay mo, nagdidilil lamang kayo sa asin. Di ba mas maganda na yung ang buhay mo, naging maganda naman. Ang kapalit naman, magandang buhay, hindi ka naman napariwara. So, diba, yun ang pagpasalamat mo. Okay, so, eto na, no? Hindi, eto talaga, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan talaga ng mga adopted, ano, na mga bata, ano, kung sa kanilang paglaki. Oh. Pero, eto, true talaga ito, na, mismong nakausap ko yung nanay nito, no, si Janine, at ito talaga yung sinasabi niya, ito yung mga eksena na nangyari, na tinago niya sa sobrang pagmamahal niya, pero hindi niya tinatong iba, kundi tinatong niya na talagang tunay niyang anak. Kahit man may mali pa rin yung ginawa yung magulang niya, at least meron pa rin naman treatment na magandang ipinakita yung magulang, pero yun nga eh. Kasi siyempre may mga pinsan, may mga kapatid, minsan nakikita ng mga bata, nakikita niya yung parang discrimination sa kanya. So yun na naipon ng naipon yun sa kanya. Dapat kasi pag nakita na ng magulang, maging sensitive sana sila sa needs ng bata. Na halimbawa nakita niya eto inaaway, eto ganito ganyan. The truth palagi ay sabihin palagi. Ano, wag niyang, para matanggap ba nung bata, hindi yung agad pinamulat mo na sa kanya kasinungalingan agad. Na kahit na nakikita niya na, kahit na nararamdaman na niya, sasabihin niya, ay hindi naman yan totoo, anak, hindi naman yan totoo, ganito naman. Oo, di parang nagmukha ka rin sinungaling. Pinamuhay mo siya sa kasinungalingan. Ay, paano niya papaliniwala yung mga sinasabi mo na mahalaga ka sa kanya kung pinamulat mo na siya sa kasinungalingan? Yun na nga eh. Diba? Paano niya dadamin na sa'yo na mahal mo nga siya? Kung tunay ka nga talaga sa kanya. Na totoo nga yung pagmamahal mo sa'yo. Na mahalaga kanya. Dapat niyang nalaman. Oo. Eh, hindi ka na naging open. Hindi ka na naging totoo. Kaya ang maganda nun, no? Kung sensitive ka, dapat paglabanan mo rin yung takot mo na hindi ka tanggapin ng bata, na hanapin niya yung magulang niya, no? Kailangan sabihin mo sa kanya na totoo. At kung may utang na loob yan si Janine. O ikaw, Janine, kung may utang na loob ka naman, di ba, sa magulang mo? Eh, di ba, hindi mo naman na isa sa walang bahala na yung magulang na nagpalaki sa'yo. Kahit na nakilala mo, yung tunay mong pamilya. At saka ganito, no, kung nakikinig si Janine, no, ito, Janine, makinig ka mabuti, ha. Ito lang sasabihin namin sa'yo. Talagang mga kuya mo kami. At kami ako ay kapatid na lang. Ako ay nakababatang kapatid. Si Kuya the virus na lang, kuya mo. Ha? Para isa na lang. Dami kasi magdadaming kuya. Palagi ka na lang. Palagi ka na lang magbabata-bataan dyan. Kinoko talaga. Janine, sasabihin ko sa'yo, no, nangyari yung mga bagay na ganyan. Siyempre, napuno ka kasi dahil nung bata ka, ganito, nasasaktan ka dahil sa mga biro sa'yo, panluloko sa'yo, no, mga pinsan mo, mga ka-classmate mo, mga kapatid mo mismo, no, and then yung parang pinagtiwalaan mo na nagsasabi sa'yo ng totoo, eh, yung pala, later on malaman mo na kasinungalingan pala, no. Pero, kailangan mo lang dyan is, yung kagaya ng sinabi mo, no, may mga bagay na mahirap tanggapin, pero yun ang kailangan mong tanggapin. Oo, dahil, may mga bagay na alaman mo pa rin yung katotohanan. Oo, at saka sabi niya, may mga bagay na, no, na hindi mo ginusto, pero nangyari, no. Oo, so, may mga reason ng lahat, may kadahilan ng lahat. There's a purpose yan. Kaya, Janine, kung ano yung privilege na tinatamasa mo ngayon, nakasama yung nag-ampon sa iyo, eh pasalamat ka. Salamatan mo na, 'di ba? Eh, paano kung mas mawala pa sa iyo 'yan? 'Di ba mas nakakalungkot, mas kawawa ka. Kaya nga ito sabi ng mga texter natin eh. Oo nga, di na dapat ganun ang gagawin ni Janine na magrebelde dahil kung siya ay walang nag-ampon sa kanya, malnourished din siya, butete rin ang tiyan niya. Malaki rin ang tiyan. Butitihin din siya. Ito pa, kung makaiyak si Janine, no, parang wala nang bukas. Ay, ganoon talaga pag may pinagdadaanan, kayo naman, no, parang hindi kayo dumating sa ganyang punto. Oo, sabi niya, diba? Ang dami namang role ni Bruce, lula, lulo, tatay, nanay, kawindang naman, ano yan. True to life na yan, ha? Ha. True to life talaga yan. Ito pa, hala si DJ Kylo, grabe ha, todo-todo ang iyak. Totoo ba yan, may luha ba talaga dyan? May naglalagay na. Nagumisik na ng luha.
Ayan, siyempre, wala na po kaming kaorasan, ano, sa mga nag-text pa sa amin. Pasensya na kayo. Marami sa tama na mga kaibigan. At kami magpipinalisong na, no? Magpapasahin pa sana ako mga ano sa inyo. Maganda. Ano? Okay, talo na tayo. May mga messages daw pong pumasok para yung sa akin. Pero, okay lang. Okay lang. Next time. Ako naman po ay, ano na, sold out and satisfied na kung anong meron ako. Kaya, hindi na masyadong pinagpapapakinggan yung mga ganyan mga comment. Ano na lang yan? Pagkala na lang yan. Mga pampalakpak ng tengeng ganyan. Pinagdaanan na yan. Ganyan. Talagang kinukomport ng sarili. Tapos na po ako sa ganyan. Hindi na po ako mabibilog. Matika naman din mag-walk out si DJ Bussard. Hindi na po mabibilog ang ulo ko dahil bilog na ulo ko. Sige na po. Sino ba may sabi ng papabilog tayo? Wala naman. Nakaasar nga sila. Ito okay. Na ang aming huling awitin po na ibabahagi po sa inyo. Siyempre ito po ay para na rin sa kaibigan natin si Janine. Ayan, pasensya na. Ito po ang aming huling habilin. Huling awitin. Huling habilin, mamamatay na. Huwag naman. Para po. Kay, sa inyong lahat at sa ating kaibigan na si Janine. Riding in tandem. Riding in tandem. Riding in tandem. In tandem. Ako muna. Oo, sige lang. Ako na ha. Ikaw, eh. Ako na, may bata ako eh. Kaso to. My head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you're hurting, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. But let me believe what tomorrow could bring. But today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that it was so wrong. You to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Doesn't feeling seem oh so right? What would you say if I call you now and said I can't hold on? There's no easy way. It gets hard every day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? 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 I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Living for so long, I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Living for so long, I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. Say that I was so I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Nasaan ba yung tubo?
Riding in tandem. Tubo. Tubo. At tubuin natin yung dalawang yan. Ingay-ingay. Saka papala mo po kami ngayong umaga nito ng Biyernes. Salamat ulit sa mga nakasama natin. Bye-bye! Ayan, video natin na kasi yan sa ating programa ito. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. DJ Rocky is up next.